na namin, Panginoong Hesukristo. Magsuko muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Araw ng Poong Hesus Nazareno, kaya palakpakan natin ang ating mahal na Senyor. Kasabay nito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria Magdalena. Marami sa atin kilala si Maria Magdalena bilang isang masamang babae. Yan yung pagkakakilala ng karamihan sa atin. Masamang babae itong si Maria Magdalena. Pero kung masama siya, paano siya naging santa? Kaya nga magandang balikan natin ang kwento ni Maria Magdalena, na bagamat isang santo minsan sa kanyang buhay, siya ay dumanas ng kadiliman. Sabihin niyo nga po, kadiliman. Si Maria Magdalena, sinapian ng pitong demonyo. Pitong demonyo na kung saan siya ay nakaranas ng kagalingan mula kay Jesus. Pinalayas ni Jesus ang pitong demonyo na sumapi kay Maria Magdalena. Kaya naman, hindi natin masisisi si Maria Magdalena kung bakit habang ang karamihan ng mga alagad ni Jesus, ng isang umaga ng Linggo matapos mamatay si Jesus, madilim-dilim pa, pumunta si Maria Magdalena sa kuweba kung saan inilibing si Jesus. At doon, pumasok siya sa madilim na kuweba para hanapin si Jesus. Ngunit, wala siyang nakita. Hindi niya nakita ang bangkay ni Jesus. Kadiliman, ito po yung panahon hindi tayo makakita. Ito yung pangyayari kung saan tayo ay nadadapa. Kadiliman yung panahon tayo ay nagkakamali o naliligaw. Ito yung karanasan natin ng walang kaliwanagan. Ganyan ang kadiliman ng kadiliman. Pero kung ikaw ay hindi nakakakita ngayon, dalawa lang yan. Ikaw ay bulag o ikaw ay tulog. Dinungoy katabi mo. Gising ba yung katabi mo? Sabihin mo, hindi mo talaga makikita ang Diyos. Kasi ikaw ay tulog. Yun yung mahirap, no? May mata ka, pero hindi mo makita ang Diyos. Hindi dahil madilim, kundi ikaw ay tulog. Mga kapatid, sadyang ang buhay may kadiliman. Ngunit, sa kabila ng kadiliman, ang ipinapakita sa atin ng buhay ni Maria Magdalena ay tanging kay Jesus ng tao makakatagpo ng kaliwanagan. Si Jesus lang ang makakapawi ng dilim. Kaya sa panahon ng kadiliman, si Jesus lang ang ating lalapitan. Si Jesus lang ang ating hahanapin at pupuntahan. Hindi maiiwasan ang dilim sa buhay.